or yung misconception sa Islam ay maipaliwanag sa mga karamihan ng mga taong hindi mga Muslim dahil ang Islam is highly misunderstood. So we are here, our purpose of coming here to elaborate what is Islam. Because Islam is not the religion of the Muslim only, but this is the religion supposedly for all human being. At kagagalak po namin, alhamdulillah sa mga Pilipino nandito, babae man lalaki, Muslim man o hindi mga Muslim, maraming salamat sa inyo nakikinig. Kung hindi man kayo nakikinig, maraming salamat din, at least yung physical na presensya ay nandito. Ang pinaka-importante sa karamihan tao ngayon, tiyan. Magnakaw dahil sa tiyan, nanggaganso dahil sa tiyan, kasi kumakalam ang tiyan, di ba? So ang sabi nila nga, mayroong Chinese saying, isang communist, sabi niya, if you want to govern people, govern their stomach. If you want to govern people, govern their stomach. Ang ibig sabihin, kung control mo ang tiyan ng isang tao, ha? Control mo ang utak. Imagine, gutom na gutom ka, example. Ha? Palagay mo man na gutom-gutom ka. Ha? Tapos may magbigay na sa iyong pagkain. Isusundin mo. Yung nagbigay ng pagkain yan. Mga babae nga, mayroong kasabihan na sa talim daw ay kumakapit. Bakit? Gutom eh. Ha? Gutom sa atin, pumapatay dahil sa gutom. Ha? Nagnanakaw dahil gutom. Ha? Ano pa? Maraming ginagawa dahil sa karamihan ng manggaganso, mangdurokot, hold upper, ang isasagot lang dahil gutom. Okay? So sabi nga nila na if you sa Chinese nga saying, if you want to govern the mind of people, govern their stomach. Control their stomach. Isang komunistang nagsabi niyan. That's why in communist, mayroon silang tinag equal property distribution. Ang kinukuha nila yung tiyan. So dahil po sa pagkain, balik tayo sa pagkain, na itong mga Muslim ay ang pagkain sa Muslim at pagkain ng Sabadista ay madali ito. Dahil pareho lang. Ang bawal sa Seventh-day Adventist, halos bawal din sa Muslim. So madali po itong mag-Muslim. Madali po itong mag-Sabadista. So bilang Seventh-day Adventist missionaryo at ebanghelista ng Seventh-day Adventist, nag-aral ako ng Muslim. Ha? Yung mga basahin ng mga Muslim. Dahil iniisip ko, paano ako makapinitre sa mga Muslim? Ang target ko, mga Muslim brain, yung mga utak ng mga Muslim. Paano po ito makapture kung hindi ko alam yung mga katuruan? How could I convince the Muslim about Seventh-day Adventist if I do not know what is in their mind? So, what I did, nag-gather po ako ng mga babasahin, nag-study ako ng Qur'an, nag-study ako ng mga tinatawag nila na hadith, kasi ang sabi nila noon, ang mga Muslim walang Diyos. Ang karamihan ng mga Muslim ay hindi lang karamihan, lahat ng Muslim walang Diyos. Dahil bakit? Ang Diyos nila si Allah. Hindi sila naniwala kay Kristo bilang Diyos. Walang Diyos ang mga Muslim. Ayun ang iisip ng mga Sabadista noon. Kahit ngayon, mayroong mga Kristiyano nag-iisip na ganun, na mga Muslim walang Diyos. Si Allah ang kanilang Diyos. Imagine, si Allah ang kanilang Diyos, hindi si Jesus Kristo. Ang iniisip din nila ang Allah, sabi nila, may mga issue ngayon sa internet, God Moon, yun daw, Diyos daw na buwan. Yun daw ang Diyos ng mga Muslim. Meron pang magsabi, ng Diyos daw ng mga Muslim, itong araw. Meron pang mga issue, dagdag pa, na mga Muslim ang Diyos nila, baboy. Dahil hindi sila kumakain sa baboy. Ang mga Muslim, Diyos nila, baboy. Bakit? Nasanay sila sa Hindu eh. Dahil ang Hindu, the Hindu is not eating bakara, cow, because cow for the Hindu is their God. Diyos, Panginoon ng mga Hindu, ang baka. So hindi sila kumakain ng baka. So the issue is the same. The Muslim do not eat pig because their God is pig. Astagfirullah. Yan ang isip namin noon eh. Hindi na nakilala kung sino ang Diyos ng mga Muslim. So, when I was in Basilan and Sambuanga area, I study sa mga basahin po ng mga Muslim. And later on, na-discover ko pala, ako pala ang mangmang, ako pala ang ignorante. Dahil
nung unang panahon, sa kapanahonan ni Hesus Kristo, wala namang sumasamba sa kanya, nga bilang Diyos. Sa kapanahonan ni Abraham, nagsamba kay Allah. Sa kapanahonan ni Noah, sumasamba kay Allah. Ha? Wala namang sinasamba na Hesus Kristo sa gitnang silangan. During the time of Jesus Christ, and even before Jesus Christ, there are no human being worshiping Jesus. Wala. All the people in Middle East, since from the beginning, from Adam down to Jesus Christ and Muhammad, they worship Allah. So, sino ba si Allah? Ano ba, sino ba yan si Allah? Iniisip ko, sino ba si Allah? Yung palang nabasa ko sa Qur'an, si Allah pala ang Diyos ni Adan. Si Allah pala ang Diyos ni Abraham. Siya ang Diyos ni Moses. Siya rin ang Diyos pala ni Hesus Kristo mismo. Yung si Hesus Kristo, sumigaw siya sa Mateo at Marcos, Allah, Allah, lama sabachthani. Nandun sa Biblia, pinihit. Sa Bisaya pa, gilubag. Ha, gilubag. Ngayon, bakit? Sa salita dito, ang Diyos, Allah, sa Biblia ang nasulat, ili, lama sabachthani. Pinihit ba? Allah, Allah, ili. Malapit, malayo? Malayo, malapit. Ha? Iloy. Allah. Iloy. Ano sa Biblia? Ha? Pero bakit Iloy? Hindi Allah. Nasulat. Ha? Ano mo si Sokris na Ilonggo? Bawag lang mo lang. Muti mo drahaw. Ano si Ilonggo? Iloy? Si Ilonggo? Ilonggo si Sokris to? Ili naman. Iba mga Ilocano na ili. Ibayan dat tayo. Ili. Tinaanagad natin yung bayan. Ili. Bayan data. Paano si Hesus Kristo? Si Hesus Kristo po ba ay Ilocano? Wanti ba ay na? Ilocano si Hesus Kristo? Si Hesus Kristo? Ilonggo? Iloy? Ito nga si Hesus Kristo, Ilonggo pa, walang tikan. Parang si Kristo, manag ko ma. Ari ko naman, dukol ulo mo. Kung ari si Kristo mo, si Gabo ulo mo. Kung ari si Hesus Kristo. Maging tawag mo sa ano? Nga si Iloy, si Hesus Kristo. Nga si Hesus Kristo, Ilonggo. Pangatigang yung aking si Hesus Kristo. Darawang, Allah ang pangalan dito sa gitnang silangan. Ginawa sa Biblia, Iloy. At basahan nga natin. Baka gawa-gawa lang yan eh. Okay, basahin natin sa Biblia. Instead Jesus Christ is calling Allah, they change to... tingnan natin dito. Makita sa Matthew 27 in the Bible, recorded in the Bible, sabi ni Jesus Christ, Allah, because what? The God of Middle East, Allah. Even you are a Christian, if you are an Arab Christian, your God is Allah. How many million Coptic Christian in Egypt? There are 10 million Coptic Egyptian Christian in Egypt. 10 million. How they call their God? They are Christians. But they are calling their God Allah. Syrian. There are Christian Syrians. There are Christians Iraqis. There are Christian Iraqis, Iranian. There are Christians. Also, how they call their creator? Allah. Okay, when Jesus Christ calling Allah, yes. In the Quran, many times he called Allah. In the Bible, he's calling Allah, yes. But what happened? Pinihit. Gilubag man sa Bisaya. Tanaw na ito, ha? Matthew 27, verse 45 to 47. Tingnan natin. Basahin ko. From midday, darkness fell over all the land until mid-afternoon. At about the 3 o'clock, Jesus cried out in a loud voice, Iloy. Ilong gugid mo. Iloy. Huh? Lama sabachthani. Why it's Iloy? If you read here, this is very daya dito eh. Madaya itong Bible na ito. Christian Community Bible. Iloy na lahat. Noon ili, ang isa iloy. Ngayon ito, pareho na. Iloy na lahat. Okay? Kanina mabasa sa Matthew 27. Dito naman, sa Marcos,
Okay? Tingnan natin sa Marcos 15 verse 34, sinasabi dito, and on the 3 o'clock Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Both ito Mark 15 verse 34 at ang isa naman ay Mateo 27 verse 44 to 46. Iloy, iloy lahat. Ha? Iloy. Ilonggo lahat si Kristo dito, ha? Dito, Ilonggo lahat si Kristo. But if you read in this Bible, dito sa King James Version, I will read. English din ito. Mateo 27, verse 44. Tingnan natin. Chapter 27, verse... Tingnan natin. 27 verse 44. It's mentioned here. 46. Ili-ili. Ili-ili. Dito. Okay, it's here. It's in Matthew 27. The same. This is also King James. This is King James. Dalawang King James eh. Ito revised King James. Ito not revised. Ito revised King James. Okay? The King James Revised Version. Dito it's mentioned Matthew 27 verse 46. It's sabi dito, and about the ninth hour Jesus cried with a loud voice saying, Ili, Ili. Grabe. Ili, Ili. Ilocano na si Jesus Cristo. Dito, Ilocano na si Jesus Cristo. Ili na dito. Kanina, dito, Christian Community Bible, Ilonggo na si Jesus Cristo. Tanan, Ilonggo. Sa Marcos, basahin mo kag sa Mateo, Ilonggo, Iloy, tanan, dire. Pero kung gamitin mo ang King James, ang isa Ilocano si Jesus Cristo, sa Mateo 27 verse 46, sinasabi, Itagalog nga natin, at nang malapit na ang oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Ili, Ili, lama sabachthani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ili dito. Tingnan natin sa Marcos, ha? King James ito, ha? Ili dito. Ilocano si Jesucristo dito. Si Marcos, tingnan natin dito. Sa Marcos. Sa Marcos, saan ba yung sa Marcos? Gaya na po. Saan ba yung sa Marcos? Mateo Marcos. Basahin natin dito sa Marcos, ha? The crucifixion of Jesus Christ. Marcos 15, versículo 34. Versículo 34. At the 3 o'clock, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi. Eloi. Itong Biblia na ito, Jesus Cristo, Ilonggo dito lahat. Itong King James, sa kabila, Ilonggo si Jesus Cristo. Ang kabila naman, Ilocano si Jesus Cristo. Dahil Ili sa kabila, Eloi. At the same translation, my God, why hast thou forsaken me? Ang punto ko dito, mga kapatid, ang punto ko dito, bakit pinihit nila, kung si Bisaya pa, gilubag nila, na in fact, ang pangalan ng Diyos, Allah, hindi lang ako nakadala ng Arabic Bible dito eh, Allah, at ang Allah is a proper name. Proper name. Allah is a proper name. The proper name cannot be translated. Supposing, example ha, passport mo, Peter. Ticket mo, Pedro. Example lang. Ha? Peter de la Cruz. Ang passport mo, Peter de la Cruz. Ang ticket mo, Pedro de la Cruz. Punta ka sa immigration. Ha? Daan ka. Yung sa, sa airplane. Ha? Tanggapin kaya na ang passport mo ay Peter de la Cruz, ang ticket mo Pedro de la Cruz, sabihin mo, sir, pareho lang na sir eh.
Ha? Huh? Pareho lang yan, sir. Alam mo yung noon, nagkaka-problema ako eh. Kasi ang pinido ko, Romas. Ang passport ko, Romas. R-O-M-A-S. Ang passport ko, Romas. Hindi ko nabantayan na ang ticket, Ramos. Ramos at Romas. Very pareho nandun lahat ng spelling eh. Romas, Ramos. Pagtingin nila, sir, sorry po. Bakit? Sir, passport mo, Romas. Ticket mo, sir, Ramos. Sabi ko, pareho lang yan eh. So, hindi pili po, sir. Ha? Hindi po pili, kami po masisira dito dahil Romas po yung passport mo. Ramos at ticket. Buti lang, alhamdulillah, mayroon doong supervisor nila at tinignan yung ibang ID ko. Talagang pinirmahan ng supervisor nila, nagpapatunay na ako si Romas at Ramos. Peter at Pedro, John at Juan. Pwede ba kaya yan? Is there any translation of the name? Can you translate the name? Okay, example. Ang pangalan Isa al-Masih. Example, the name Isa al-Masih ay ang nagpangalan niyan, Diyos. Yung pangalan ni Hesus Kristo, dito sa, yung pangalan ngayon, Hesus Kristo, ang nagpangalan sa original niyan, Panginoon, si Anghel Gabriel, pumunta kay Mariam at nagsabi, huwag kang matakot dahil ako ay isang anghel. Sabi ni Mariam, huwag kang lalapit sa akin dahil ako is I am a woman of chaste. Ibig sabihin, ako babae na matino, huwag kang lalapit sa akin. Sabi ni Anghel Gabriel, huwag kang matakot, ako ay isang anghel. Ako ay pinadala ng Diyos o pinadala ni Allah upang magdala ng magandang balita para sa iyo. Sabi ni Maria, anong magandang balita? Sabi ni Anghel Gabriel, ikaw magdala ng anak, magdala ng anak na lalaki, at ang pangalan niya ay Isa al-Masih. Isa al-Masih. Si Mariam, sinabihan ng Anghel na ang pangalan ng bata niya ay Isa al-Masih. Ngayon, ginawang Jesus sa Espanyol, ginawang Jesus sa English, ginawang Yeshua sa Hebrew, ginawang Jesus sa Latin. Ang tanong ngayon, ano na bang talaga ang pangalan ng dala-dala ng anghel? Ano ba talaga ang pangalan na dala-dala ng anghel sa kay Mariam? Jesus? Jesus? Huh? Jesus? Yeso? O Isa? Di ba? Mailito ka eh. Kung ilan ang passport mong gagawin? Kung ikaw lang yun, sa the same time, pwede kang 4-5 ang passport mo. Si importante yun, bakit? Ang pangalan mismo noon ay Diyos ang nagbigay, banal? Hindi nga pwedeng aso mo nga, may pangalan eh. Aso. Pangalan ng aso mo, hindi pwedeng brownie. Hindi mo pwedeng tawagin blackie si brownie. Dahil brownie, brown yung kulay niya. Tawagin mo whitey, baka kagatin ka. Ha? Imagine, puting-puti ang aso mo, blackie, halika. Kung ako yung si Whitey, kagatin kita eh. Whitey ako eh, tawagin mo ako Blackie. Huh? Yung nga mga aso, magagalit eh. Huh? Imagine, Pedro. Kung magkakamali, pag-translate brother, pag sabi niya nga, Pedro, unang Pedra. Naku, peligro yung Pedra. Huh? Pedro. Pangalan niya, Pedro. Ay, naging Pedra. Ay, huh? Masama yun, ha? Huh? Norberto. I-translate mo, Norberta. Eh, masuntok ka. Ha? Anong akala mo sa akin? Norberto pangalan ko. Huwag mo ko tawagin Norberta. Bakit? Magkaiba ng meaning nun eh. Ha? Ang OA, isang letter lang. And we are very specific. Ha? Bakit? Ito'y magdala ng kaligtasan eh. Ha? Ang pangalan ni Jesucristo, Isa al-Masih, ay magdala ito ng kaligtasan sa bawat tao kung tayo'y maniniwala at susunod sa kanya. Bakit? Siya naman talaga ay nagdarasal ni Allah. So kung susunod tayo ni Musa, susunod tayo kay Muhammad, susunod tayo sa lahat ng mga propita, kung panahon nila, maligtas tayo. Sa panahon ni Moses, kung susunod ka ni Moses, maligtas ka. Sa panahon ni Abraham, pag sumusunod ka ni Abraham, maligtas ikaw. Ha? Pag susunod ka ni Adan, sa panahon ni Adan, susunod ka ni Adan, sa panahon ni Adan, maligtas ikaw.
Sa kapanahonan din tayo ngayon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang pagkakaiba sa utos ni Abraham, ni Adan, nila ni Moses, ni Jesucristo at Muhammad, ha? Walang pagkakaiba sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Si Allah lamang. Ngayon malilito ka na eh. Bakit? Marami na ngayon pangalan ng Diyos. Mayroong magsamba kay Jehovah. Ha? Jehovah. Mayroon din Jehovah. Mayroon yung Yahuwah. Ha? Yahweh. Buti lang walang kandado eh. Kasi may yung Yahweh na Diyos. Lalito kayo kung nasaan ngayon eh. Ha? Imagine. Jehovah. Ha? Yahweh. Ano pa? Kandado. Ano pa to? Anong kasarin? Malilito ka kung sino bang tunay na Diyos. Ang dami eh. Dagdag pa Espiritu. Dagdag pa si Jesucristo. Ha? Mas lalo na. Mayroon pang ama, mayroon pang may anak, may junior pa, may senior. So, ngayon, nalilito ka na kung sino ba talaga ang tunay na Diyos. Imagine, may senior eh. Dudong. Ha? Ha? Espiritu. Grabe naman, may espiritu. Ang alak daw, may espiritu. So, saan na tayo ngayon? So, pag hindi tama yung ating pagdasal sa Panginoon, kung hindi natin siya nakikilala, nakakahiya, nakakalungkot. Imagine, tatay mo, pag hindi mo kilala yung tatay mo, anong tawag sa'yo? Ha? Dong, sino bang tatay mo? I want to. Ha? Anong klase kang anak? Who is your father? I don't know. Who is your mother? I don't know. Ha? So, listen, kung tanungin ka sino ang Diyos mo, at sasagot sa iyo, who is your God? I don't know. Sino ba talaga ang Diyos mo ngayon? Tatanungin kita, sino ba ang Diyos mo? Ang anak o ang ama? Sabi niya, pareho lang yan. Sino pa? Si Espiritu. Pareho lang. Isa ma lang yan eh. Isa lang daw. Ang ama, anak, si Jesucristo, isa. Totoo, isa. Eh, napako yung anak. Napako ang ama. Dahil isa lang sila. Napako din ang Espiritu. Eh, isa lang sila eh. Huh? Ang ama, anak, at ang anak, isa lang. Eh, napako ngayon ang anak. Pako ang tatlo. Kaya isa lang sila eh. Eh, namatay. Namatay ang anak, ipatay din yung tatlo. Eh, sino ang Diyos na yun? Sabi niya, hindi naman namatay yung pagka-Diyos niya eh. Yung namatay yung pagkatao, paano mo nalaman? Paano mo nalaman yung namatay yung pagkatao niya at ang yung pagka-Diyos ay hindi namatay? Nagsabi ba si Jesucristo? Yung namatay ko, ang pagkatao ko, ang pagka-Diyos ko hindi namatay? Ha? Hindi lang nagsabi si Jesucristo na ganun eh. So, doon tayo nagkakalito. Bakit? Kung sinusunod lang natin si Jesucristo at sinusunod natin si Muhammad, sinusunod natin si Moses, isa lang tayo. Dahil silang lahat sumasamba kay Allah. Ha? Sa kapanahon ni Kristo, sino ang Diyos tinuturo niya? Sambahin ang nag-iisang Diyos sa langit. Si Allah. Tinuturo niya si Allah. Sabi niya, ang ama ni Jesucristo. Okay, ang ama. Ano ba ang isip ng, ano ba talaga ang tawag sa ama? Ha? Kung talagang si Jesucristo ay nagamit ng ama, ano bang ama sa Hebreo? Ano ang ama sa Arabic? Sige nga, sa Arabic, ano, dito nang, ang Hebreo o Arabic, halos pariho lang. Ano ang ama sa Arabic? Baba. Talagang marunan dyan, may regalo dyan. Jibril, bigyan mo ng regalo. Yung, yan dyan. Di ba yung shampoo, kay, kapal-kapal yung buhok niya. Bigyan mo ng shampoo. Isang shampoo lang. Okay, shampoo. Ha? Huling God, Father, in Arabic, Baba. Baba, di ba? Do you think sa kapanahon ni Jesucristo, Baba? Baba? Ha? Can you imagine an Arab Christian, an Arab Muslim, can they think in their mind during the time of Jesus Christ, he was praying, Ya Baba, Ya Baba. Ang shodo, magnum, sabi ng shada, Baba, Ya Baba. Katawa-tawa yan eh. Ha? Wala ganun. Tatawanan ka sa mga Arabo. Kung tanungin mo mga Arabo dito, kahit Christian na Arab, tanungin mo yung Christian na Arab, Ya Baba, Ya Baba. No, bata ka. Ha? Tingnan mo yung mga bata sa Arabo, Arabo umiyak, Ya Baba, umi, ban baba. Ganun si Jesucristo? Magdasal sa langit, Ya Baba, Ya Baba. Jaga-jaga, wala. Ha? Wala, ay. Nindot kayo, ama.
ano yung utak natin, ano? Na no-computerized ba? Nasanay tayo, parang wala lang. Tingnan mo, ha? Paano na-computerized, na-program yung utak natin? Sa Pilipinas, tayo ay Pilipino. Di po ba? Hindi tayo Amerikano, eh. Pero, ang tawag sa pare, at pupunta sa simbahan, ha? Father, di ba? Tayo Pilipino, hindi tayo Amerikano. Pero kung pupunta ka sa simbahan, ang tawag mo sa pare, Father. Father, ano yan? English. Ha? Ibisaya mo nga, Tatay. Punta ka sa simbahan, Tay. Tay, patawarin mo ako. Tay, nakakahalit ako na ganito. Tay, nagnakaw ako. Kung hindi ka pagagalitan ng pare, ano ka ba? Wala kang galang, ha? Hindi ako tatay, father ako. E kung sagutin mo, father, English mo yun, eh. Cebuano ako, eh. Ha? Pilusok ko pang bata ka, ha? Ha? Father ako, hindi ako tatay. Di iba yun. Ha? Magagalit siya kung tatay? Ano pa? Tatang. Ilocano na, tatang. Ha? Tang. Tatang. Eh? Ang pasto si Hindi ako ano? Hindi ako tatang. Father ako. Yung bang naprogram yung mind natin sa mga mali na konsepto. Noong, ngayon, hanggang ngayon. Pagdala ka nga ng papel, bro. Pakopya mo, ha? Ha? Kopya. Pakopya. Pakopya mo ba? Copy mo. Ha? Ha? Sabi mo, pasirox mo. Ay, intindihan ka agad. Maintindihan ka agad. Sirox mo nga. Ay, agad po niya. Pasirox niya. Kahit pagdating to, Rico, 2G ang makina doon. Pero nasanay siya na Xerox. Ha? Yung bang, ay, parang ito yung nagsawa ng yung Brad. Bigyan mo ako ng ano, yung sabi niya, yung paan ba? Yung ha? Coca-Cola, Pepsi ba? Bigyan mo. Pakudak mi Brad, pakudak mi. Pakudak! Uy! Kudak pangalan na! Pangalan na, eh. Sa Bisaya ng pakulang, pahulagway. Magpahulagway, me. Ha? Magpalitrato. Pero karamihan, siga, magpakudak tayo. Wala naman siguro, modern na, eh. Shooting na lang. Magpa-shooting tayo. Pero, ang utak natin, nasanay ba sa mga mali? Ha? Mayroon akong tinatanong, mga last week, tinanong ako doon sa, mayroon doon sa industrial. Tinanong ko, sino ang Diyos mo, Brad? Sabi niya, nahiya pa siya, medyo nahiya. Sino ang Diyos mo? Sabihin mo, huwag kang mahiya. Si Jesus. Parang nahiya siya ba? Si Jesus. Kaya kung Muslim, tanongin mo, sino ang Diyos mo? Si Allah. Ha, tanongin mo, kahit sino ang Muslim. Sino, what is your God? Agad, Allah. Pero iba, tanongin mo, di ba, iba hindi sasagot, eh. Pero ngayon may sasagot. Si Jesus Christ. Tinanong ko siya, sino ang Diyos mo? Si Jesus Christ. Sinong lumika sa sanlibutan, sa mundo, who created the earth, the moon, and the stars? Sabi niya, Jesus Christ. Okay. Sabi ko, who created human being? Jesus Christ. Okay. Who created Mary? Jesus Christ. Yung si Ustad ko, Ustad Homer, hindi nakatiis. Ustad, mapanood niyo ito, ha? Si Ustad Homer, hindi nakatiis. Sabi niya, paano si Jesus Christ ang lumika kay Mary? Si Mary, nanay ni Jesucristo. Relax ka lang. Relax ka lang, Ustad. Wala ka muna. Pabayaan mo lang siya. Ha? Sinong lumika sa tao? Jesucristo. Sinong lumika kay Mary? Si Jesucristo. Sinito ko sa Ustad. Huwag ka lang na. Relax ka lang. Sino ngayon ang una, brother? Ang anak or ang nanay? Sabi niya, siyempre, ang anak. Wallah, sabi niya sa akin, I swear to Allah, ang sagot niya, ang anak. Mas una daw ang anak kaysa nanay. Sino, ang hirap mo naman, sir. Ang anak mas una kaysa nanay. Ikaw, may nanay ka? So, oo. Sino una? Ikaw o yung nanay mo? Nanay ko. Na ganun, nanay. O ngayon, sino ang nanay ni Jesucristo? Sabi niya, si Mary. Sino ang anak ni Mary? Si Jesucristo. Ang anak ni Mary, si Jesucristo. Sino ang nanay ni Kristo? Si Mary. Sinong lumikha ni Mary? Hindi na makasagot. Nung maasim ang mukha. Yung maasim na, eh. Maasim, nalilito na, eh. Nalilito na. Imagine, ang lumika sa sanlibutan si Jesucristo, lumika kay Adan si Jesucristo, lumika ni Mary, Jesucristo rin. Ano ka ba yan? Sabi ka naman. Ang programming, ano? Ang programming. So dito, handle lang mga kababayan. Dito,
sa sukasere, talagang mabuksan ang isip natin. Hindi tayo matutulog dito. Sino mang mga magagaling sa Biblia? Dala-dala ko mga Biblia dito, ang daming version. Kasi kung mali yung sinasabi ko, correct me according to the Bible. Ha? Oh, mali ka, Fred. Si Jesus Christo lumikha sa sanlibutan eh. Mali ka, nandito sa Bible oh. Si Jesus Christo ang Diyos, ang Espiritu, ang Ama. Mali ka. Eh, dito, may dala-dala kong Biblia. Sige nga, sabahin mo. Nga ang Ama ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos, huh? Ang Anak ay Diyos, isa ang Diyos. Huh? Basahin mo. Kundi lang sa mga pare o mga pastor, isa lang tayo eh. Allah lang sinasamba dahil may mga Pilipino na Muslim. Sino ang Diyos ng mga Pilipino na mga Muslim? Si Allah. Nagkahati-hati ba ang mga Pilipino na Muslim? Kung sino si Allah? May mga Japanese, Chinese, Amerikano. Chinese, Japanese, Amerikano. Hindi mga Arabo. Tanungin mo sila kung sino ang Diyos. Ang sagot, Allah. Huh? Eh bakit? Tayo nagkaka... Huh? Ang Kristiyano, tanungin mo. Iba-ibang sagot eh. Tanungin mo. Sigurado ako, iba-ibang sagot. May magsabi na ang Diyos niya Ama. May magsagot naman, ang Diyos ko ay Anak. May sagot naman isa, ang Diyos ko Espiritu. Ang Diyos ko naman ay si Juba. Ang Diyos ko ay si Yahweh. Ang dami naman. Saan ditong totoo? Ha? Huwag naghanap tayo ng kaligtasan. Ha? So dito mga kapatid, may mga regalo kami, mga shampoo. Mayroon kami dito mga t-shirt din. Kung sino ang magtanong, bigyan namin ng mga regalo. Okay, dito lang muna ako magtapos mga kapatid. At ito ay, wala, iikot diyan.